Hey guys, kamusta kayo lahat? Welcome dito sa channel. Sana sa mabuti kayo. Napansin nyo medyo kalmado ako ngayon. Kalmado yung boses ko. Gusto kong mag-usap tayo heart to heart. Okay? Heart to heart talaga. May hawak pa sa dibdib eh. Gusto ko kasing mamotivate ka at mamotivate na rin yung sarili ko at gusto kong ibahagi ito sa'yo. Ang video na to kasi ay tungkol sa tanong na ano ba ang pagkakaiba natin kay Kong TV? Natin, ako, ikaw, na nag-YouTube din. Nag-uumpisa mag-YouTube, gusto sumikat dito sa YouTube. Nag-gusto makeup, gumagawa ng content para dito sa YouTube, di ba? So, ano ba ang pagkakaiba natin kay Kong TV? Bakit si Kong TV? Si Kong TV kasi ay napakagandang example. Mula siya sa baba hanggang dun sa taas ngayon sa kung ano man yung natatamasa niya ngayon na tagumpay. No, pinaghirapan niya yan. He deserves everything what he Tagalog dala. Kung ano man ang meron siya ngayon, deserve niya yan. Si Kong TV, kung iisipin mo siya bilang isang Pilipino, normal lang siya na Pinoy eh. Komedyante, palatawa, kwela, bibo, lagi nakahubad. Di ba? Kasi yung mga unang video ni Kong TV, kung mapapansin mo, lagi siya nakahubad eh. So, wala siya halos pagkakaiba sa atin mga Pilipino. Yung karakter niya mismo, di ba? Marami akong kilala na ganyan kay Kong TV. Kung Pilipino ka at alam mo yung karakter natin mga Pinoy, normal lang si Kong TV. Pero bakit siya sumikat? Ano ang ginawa ni Kong TV? Bakit siya sumikat? So, pumasok sa akin tong tanong na to. Napapanahon eh. Napapanahon na pag-usapan natin dahil marami ngayon ang nag-YouTube na sa atin. Noong mga panahon ni Kong TV, wala naman halos nanonood. Hindi mo nga kilala yan si Kong TV eh. Dati, di ba? Ewan ko. Pero I assume na hindi mo yan kilala. 12 years ago. Yes, 12 years ang hinintay niya, ang pinaghirapan niya at pinagsumikapan niya para marating niya yung tugatog ng tagumpay na yan. Di ba? Interesting. So, kaya ako nasabi na heart to heart. Tignan mo itsura ko. Nasa couch lang ako. Slouch na slouch ang itsura. Naglagay lang ako ng konting ilaw para at least, di ba, dramatic yung dating. So, itong video na to ay hindi tungkol sa photography or videography. This is about life, no? At buhay natin dito sa pag-YouTube. Kung motivational. Kung you are into in this video, panoorin mo. At sigurado ako sa'yo na meron ka mapupulot kahit papano. So, ano na? Ito na. Ang isang malaking pagkakaiba mo kay Kong TV ay si Kong TV may ginawa dun sa mga bagay na gusto niyang gawin. Binideohan niya yung sarili niya at in-upload niya. Ang naging puhunan niya talaga ay yung karakter niya. Bihirang-bihira ang sumisikat sa mga ganong ginagawa lang. Yung magpapatawa lang sila, sarili lang nila. Talented talaga yung mga ganon. Eh, hindi naman lahat tayo kagaya ni Kong TV na magaling at mahusay. Di ba? Mahusay magpatawa. So, isa yon sa malaking pagkakaiba mo ay Kong TV. Kasi si Kong TV may ginawa. Ikaw, nag-hesitate ka. Wala ka pang ginagawa. Iniisip mo na agad na baka ganito, baka walang mangyari, baka ano kasi wala nang lugar dyan sa YouTube. Bakit pa ako mag-YouTube? Di ba? So, si Kong TV may ginawa. Nag-start siya. So, ikaw, nag-hesitate. So, yun. Malaking pagkakaiba niyo yun. Pangalawang pagkakaiba mo ay Kong TV. Sorry naman ako, may nagbablog oh. Ang ingay noon ako. Pasensya na kasi andito lang ang anak ko. Tapos, eto nagbablog ako. Ayan. Kunyari, magkaibigan tayo na nag-uusap sa kwarto. Dalawa lang tayo. May problema ka. Kinakausap kita. At nag-uusap tayo. Nakasalamin talaga ako. Ang matindi ron. Pangalawa na malaking pagkakaiba mo kay Kong TV ay si Kong TV nagpatuloy. At ikaw, let's say nag-start ka, no? Nag-start ka pero hindi mo naman pinagpatuloy or nagpatuloy ka nga pero marami ka namang sinasabi na mga wala akong subscribers, napanghinaan ka na ng loob, kanyan. So, si Kong TV, balikan mo siya 12 years ago. May mga nanonood ba sa kanya? Marami ba siyang audience kagaya nito ngayon? Meron ba siyang 1 million subscribers? 8 million subscribers? Wala din naman. Pero siya, nagpatuloy lang sa hilig niya. Sigurado ako, napapanood mo naman sa mga video niya. Nag-enjoy talaga siya sa mga ginagawa niya. Yun, ang isa sa pinakamalaking pagkakaya mo din kay Kong TV. Siya, nagpatuloy lang. Hindi ko alam kung ano ang naging motivation ni Kong TV ng mga panahon na yun. Kasi sigurado ako, hindi naman natin siya pinapanood. Ako, hindi ko siya pinapanood. Hindi ko siya kilala dati. Lately ko lang naman siya nakilala nung medyo sumisikat na siya. Siguro, nasa 1 million subscribers ko na siya nakilala. Pero isipin mo nung wala pa siyang 1 million subscribers, di ba? Saan siya kumukuha ng motivation? Kung ikaw na panghinaan ka ng loob, or ako, madalas na panghinaan ako ng loob, eh, sa akin na lang, sige na, ako na. Napakagandang motivation to si Kong TV para magpatuloy tayo. Minsan kasi parang hindi na enough yung kumbinsi mo lang yung sarili mo na okay, kaya mo to, pagpatuloy mo lang,
ganun talaga sa umpisa. Minsan hindi na enough yun eh. Minsan kailangan natin makapanood or may marinig tayo na mga motivational story. Well, eto si Kong TV ay isa sa pinakamagandang example. Kasi talagang from bottom siya eh. Talagang karakter lang niyang naging puhunan niya eh. Tapos eto ngayon, tigyan mo, nasa na siya, di ba? 8 million subscribers ang pagkakaalala ko, 8 something. To wrap up this video, guys, no? Ano bang malaking pagkakaiba natin kay Kong TV? Unang-una, si Kong TV may ginawa doon sa mga bagay na gusto niyang gawin at hindi siya huminto. Nagpatuloy lang siya kahit walang nanonood. Kung meron mang pumipigil sa'yo sa mga bagay na gusto mong gawin, iyan yung sarili mo lang. Walang ibang dahilan kundi sarili mo lang. Ikaw lang ang pumipigil dyan. Try mo munang gawin yan, masasabi ko sa'yo. Sumuha mo lang, malay mo, di ba? Kung mapanood man to ni Kong TV, itong video na to, by any chance, pero alam ko malabo or hindi niya mapanood to, hi sa'yo Kong, congratulations sa success mo. Isa ako sa masaya para sa'yo. Yun lang, hindi mo man ako kilala, pero yun lang. That's it for today's video, guys. Salamat sa panonood. Sana na-motivate kita kahit papano na magpatuloy sa ginagawa mo, especially dito sa pag-YouTube, kasi ako madalas din ako napanghinaan ng loob, at kung masaya ka dito sa ginagawa mo, pagpatuloy mo yan. Yan ang pinaka-importante sa lahat kasi ayaw natin na mayroon tayong pagsisihan sa huli. Like, comment kayo, subscribe kung hindi pa, and I will see you sa susunod na video. Bye-bye.